seminar workshop po. Instructed po. Mental health workshop. Reflections, disclosure, and listening. Okay? And listening. So, ito na yung paper na pinag-provide sa atin. Okay. Reflections. Disclosure and listening. So, three activities po. Okay. So, ganun po tayo sasagutin ng mga tanong. So, simula tayo sa ulo. Doon po namin siya ilalagay sa box na nasa ulo. Okay. Ano din ilalagay sa ulo? So, how are we feeling po? Ang ilalagay sa may ulo po. Okay. So, reflection po ito. So, nag-start po tayo sa ulo. Mental health workshop na po ito. Reflections. So, yung sa box na may ulo po ng tao po ito sa paper. How are you? Or kamusta na daw po yung mga teachers? Ano po yung mga inisip ng teachers? Okay. Sinakasagot po tayo. Okay, hindi po ito essay competition. So, isasagot lang ng teacher kung ano yung inisip mo. Sa may dibdib naman, itong apart. Laliman natin ng konti. Ano ang nagpapabigat ng pakiramdam mo ngayon? So, di ba? Reality kasi ito. Ano yung nagpapabigat ng pakiramdam mo ngayon? That's why ito yung nandyan sa dibdib. Okay, ito. Okay, ano daw yung nagpapabigat ng pakiramdam natin ngayon? Yun yung isusulat ng mga teachers dyan po sa may dibdib. Yung sa taas po, kumusta na, ano yung iniisip ng teacher? At saka sa may dibdib po yung box, sasagutin niya, ano yung nagpapabigat? Okay. So, under reflection po tayo. Okay, workshop na ito. Kasama yung mga nagbibigay po ng snacks. Okay. So, susunod. Okay, sa may kamay. Okay, sa may kamay. Okay, kasi kamay kasi, no? Ano yung maaari mong gawin para matulungan mo yung ibang tao? Mm-hmm. So, anong kaya mong gawin para tulungan yung sarili sa teacher? So, this concerns mass on the teacher. So, ano yung, paano yung matutulungan? So, ano yung probable na solution mo siguro? Sa ano mong kayang gawin? Okay, so sa kamay yun, anong kaya mong gawin? Ito, para tulungan ang sarili ko. Okay, anong kaya kong gawin para matulungan yung sarili ko? Okay, sa may tummy na part ito po, sa may tummy, tapos na tayo dyan, tapos na tayo dyan dito. So dito na naman, sino at ano daw yung bumubusog sa akin ng pagmamahal? O diba, nagmamahal ka na ba, sir, ma'am? Ano or sino yung bumubusog sa akin ng pagmamahal? Of course, sagot-sagot na agad dyan. Ayan yung pet daw, yung example. Ayan. Pula na manok. Ayan. Trending na talaga yung pula na manok. Okay, tapos doon sa may tummy na part. Okay, pang-apat na po ito. From sa head po, sa may dibdib, sa may kamay, at saka yung sa tummy. Yung panglima po sa kabilang arm po ng picture na ito. Paano ako lumalaban? Paano kumaharap sa hamon ng buhay? Paano ako lumalaban? Paano ako lumalaban? O paano ko hinaharap, humaharap sa hamon ng buhay? So, isusulat mo dyan as teacher, no? Paano ka lumalaban sa hamon ng mga... Oo, labanan ito eh. Paano mo hinaharap?
paano mo lumalaban sa hamon ng buhay. Okay, panglima na po ito. Okay, ayan. Ayan. At saka, yung question na pang-anim sa left na. Ano yung pangarap ng teacher? Kasi teachers naman lahat dito. So, ano yung pangarap ng teachers? Meron pa ba? O meron pa talaga? Yung pinapangarap mo. Oh. Okay. Gusto mo ipagpatuloy kung ano. Kung example, sa pangarap ko, okay. O, diba? Nandun pa rin ako dun sa O, diba? Ito yung mga aside from teacher ka lang ha, meron ka pa talagang pinapangarap, parang kulang pa eh. Meron ka pang nalista sa bucket list mo na hindi po pa na nakukuha. So, hindi talaga ibig sabihin ba kumpleto na yung isang tao kung andyan na nag-work. Kahit teacher, may mga pangarap pa din kami ang gusto ko kukunin. Ewan ko lang kay J.K. Rosebud. Anong gagawin ni J.K. Rosebud? Ano pa yung pangarap ni J.K. Rosebud? So, yung lastly po, yung kabilang paa naman. Okay, ano yung mga ginagawa mo para makamit mo yung pangarap? Thank you. Ayan yung snack namin. Ayan, ito po yung snack namin. Okay. Okay, review, makinig tayo. Question number one, kumusta na tayo? How are we feeling? Ito yun. Okay, anong nagpapabigat ng pakiramdam mo? Anong kaya mong gawin para tulungan ang sarili mo? Number four, sino o anong bumubusog ng pagmamahal mo? Number five, paano naman malamay? Papa, okay, ano yung pangarap mo dyan? At saka, ano yung ginagawa mo? Ano yung mga gagawin mo para matupad yung pangarap mo, para makamit mo yung pangarap? Ayan po, from Professor Limpao. Okay, so reflection po ito. So, tinitingnan na po yung mga sagot. Okay, babalikan natin to mamaya. Okay, magsulat na yung mga teachers. Ayan na, busy na. Sir, marami ka ng in-answer. Ayan, marami na in-answer si sir. Ayan, si ma'am. Si ma'am din, nagsusulat na rin si ma'am. Ayan, meron na, kumakain na ng snacks. Ayan, tinitingnan natin. Ayan, meron tayong disclosure and listening. Okay, hanapan mo ng partner. Of course. Nagsasalita yung isa. Parang kumpisalan ito. Makikinig yung isa and then siya na naman yung magsasalita. Okay? Okay, nakuha na talaga. Sino kaya magbo-volunteer dito? Okay. Magbo-volunteer. Sino kaya magbo-volunteer sa ating... Oo. Parang wala nang nakikinig sa pagkain na. Ayan. Okay, paalala lang po. Ethics to consider po. Okay, kikinig tayo kung anong dapat gawin. Ulitin ko ha, ulitin ko yung invitation. Okay. This is an invitation. Kung kami lang kung hindi nyo ay hindi natin kaya. Okay. Yes. Kung hindi kaya mag-disclose, enjoy na lang ang snacks. Huwag na lang mag-disclose. Kasi diba, parang ano kasi ito, sekreto. And eventually, lalabas talaga yung emotional na mga ano dito ngayon. So, titingnan natin. Be present. Focus. Yun yung ethics to consider. Number one, be present and focus. Second, active listening only. So, yung ka-disclosure mo, yung partner mo, pag nagsasalita yung isa, nakikinig ka talaga sa sinishare ng kasama mo, yung partner. Okay. Okay. So, we need to listen actively talaga
Okay, okay. Listening is very important po. Okay. Walang ganyan, ano? Kasi hindi na magdi-disclose. Okay. Oo, nga no ka na. Ayaw lang unta. Nga no, walay judgment. Okay. Okay. Ano ka na man. So, wala yung mga probing ng mga questions. Sika ka mo. Okay. So, wag mag-judgmental, no? So, listening lang talaga ang kailangan sa partner para ma-disclose talaga ng kabilang partner mo yung ginawang activity sa reflection na ito. Number 3, listen to understand, feel and act. So, kailangan talagang i-understand. Parang may iyakan kung gaganap na to. Kasi parang emotional yung inaano ng ano natin, ng moderator or yung speaker natin, si Dr. Limpao po. Ayaw. Mo-resist kasi. Yes. So, depende po kung gustong hawakan siya. Kasi sometimes po siguro yung sa ganitong mga reflection na kasi. This is reflection kasi, no? O this is summing up kung ano yung pinapagawa. Okay, yung last po, everything is between you and the person only. So, everything is between you and the person only. Kung nagdi-disclose na yung tao, kailangan talaga, hindi mo talaga ito pagsasabi. Parang, parang ano na po ito, confidential na po pag ino-open niya. Okay. Okay. Yes. Pakiusap, huwag gawing status sa lunch. Sa Facebook mo, i-status mo na siya. Okay, huwag naman po because this is serious. And you need to understand and feel. Parang ano mo yung nangyayari sa isang tao. Yes. We try to gain trust here. Basta nagsushare. Kailangan pagkakatulan na yung tao na pag-usap. Okay. So, thank you so much for this reflection, Dr. Limpao. Okay, thank you so much. So, ito yung ethics to consider. Be present, focus, active listening only. Listen to understand, feel and act. Everything between you and the person. Okay, so ito na yung mga teachers. Tingnan natin mamaya kung mayroon na mag-disclose. Okay. Okay. Okay, so check na muna ako sa time kung ilang minuto kaya namin ibigay. Yes, okay. Ito na yung activity.